Hey guys, welcome to a brand new episode of Zendodo. So in this video, ang gagawin natin, mag-evolve tayo ng mga Zendodos natin and mag-morph tayo. So ano nga ba yung mga advantage kapag nakapag-evolve tayo and pag naka-morph tayo ng Zendodo? So yan ang kailangan nating abangan dito kung anong mangyayari mamaya. Kapag nakapag-morph na tayo and nakapag-evolve tayo ng Zendodos and meron pa tayong pack opening dito sa video na to. So i-open ko tong silver pack na to, titignan natin kung ano yung lalabas or ano yung mga NFTs na makukuha natin sa silver pack. And yan guys, without further ado, let's go! Let's go! Bago pa lang kayo sa channel, huwag niyong kalimutan na i-click yung subscribe button and pa-like na din ng video and mag-notify kayo para pag may bago tayong NFT game, may bago tayong review, mano-notify kayo kaagad. So first na gagawin natin, mag-evolve tayo ng Zendodo. So since madami akong toddy dito, itong toddy muna ang i-evolve natin. So ito lang yung ayaw ko dito sa Zendodo guys, unlimited yung ano niya, supply niya. Makikita nyo dyan, meron na silang na mint na 4,695 na Zendodo na Toddy. So, unlimited yung supply niya, makikita nyo dyan. Infinity, yung symbol is infinity. So, dyan nyo malalaman na unlimited yung supply niya. So, i-evolve na natin to. Let's go. So, kailangan natin i-approve. Tignan natin kung anong kakalabasan ng mga Zendodos na to. And ayan, nag-success na siya. And nung nag-evolve tayo, naging ano siya, si Page. So maganda dito no, kasi walang gas fee kapag nag-evolve tayo. Hindi katulad dun sa ibang mga NFT games. Maganda talaga dito sa WAX, walang gas fee. Ang kailangan lang natin dito is mag-stake ng WAX natin. So yan na nga yung nangyari sa ating Zendodo. So try natin evolve pa lahat ng mga toddy natin dito kung anong mangyayari sa kanila. So sana magkaroon tayo ng tatlong page para pwede ulit natin. Kung tatlong magkakapres kasi na Zendodo, pwede nyo ulit silang i-evolve. So gawin ulit natin dito kay Toddy, evolve natin yan, nag-error siya, gawin ulit natin, ayaw niya, ayun, naging page ulit siya. So ganun yung mangyayari kapag dalawang Toddy nagiging ano siya, page. So lahat ng mga Toddy natin dito i-evolve natin dyan, refresh muna natin, and ayan guys, so naging ano na sila. Naging pages na silang lahat yung mga toddy natin. Ang next naman na magagawin natin, subukan naman natin siyang i-evolve itong mga pages na to. So ito yung parang burning mechanism din ng Zendodo guys. Kasi kung mapapansin nyo, tatlo yung nilalagay natin dyan na NFT. And after natin mag-evolve is nagiging isa na lang siya. So na-burn yung dalawa. So unlimited din yung minting nito. So yan, naging skipper na siya. Oh, so yun pala yun. So meron na naman tayong skipper. So kailangan pa natin ng isang skipper para pakita ko din sana kung anong kakalabasan ng skipper. Magkano kaya ang presyo ng skipper ngayon? So i-check natin dito sa AtomicHub kung magkano yung presyo ng skipper. And yun yung parang, and ito na nga yung ano, presyo ng skipper. So merong mga skippers dito na $49.90, pero kailangan natin pumunta sa lowest para makita natin yung lowest price. Ayun, so yun yung price, nabili na agad yung $49 kanina kasi nag-refresh tayo guys, nabili na yung $49. So ang meron na lang ngayon is $50 na itong skipper. So meron na tayong dalawang skipper dito, $100 yan pag ibebenta natin. Try naman natin yung morphing. So magmo-morph naman tayo. Try natin i-morph si skipper guys. Ayan. Ay, hindi pwede. So hindi natin pwedeng i-morph yung skipper. Masyado na kasing mataas yung ano niya, rarity niya. So yung mga pwedeng i-morph yung mga ganito lang, page. Or i-open na lang muna natin yung packs guys. Baka meron tayong pwedeng i-morph dito sa ano, dito sa pack na to. So punta tayo ulit dito sa AtomicHub. Click natin yun, sell, para makita natin kung nasan na yung pack na yun, yung silver pack na yun. So ang gagawin lang natin dun is bubuksan natin siya. So andito na tayo sa silver pack, click natin yung more and click natin yung unpack para ma-unpack siya dun sa NFT blocks. Yan, nag-unpack na siya guys. Ah, pwede nang mag-unpack dito sa ano, AtomicHub, hindi na kailangan sa NFT blocks. So good news yan kasi hindi na natin kailangan magpalipat-lipat ng browser. So pwede nang mag-unpack dito sa AtomicHub. And yun, yung nakuha natin, puro page ulit yung nakuha natin dun. So pwede ulit tayo mag-evolve ng page. And pagkatapos nyan, pag naging skipper ulit yun, try na natin i-evolve si skipper kung ano yung kalalabasan niya. So refresh muna natin para mag-appear yung mga bagong skipper natin. And there you go, nag-appear nga siya. Punta tayo sa evolution, click natin yan.
Page, and evolve. Pag naging skipper to guys, evolve natin. Tignan natin kung anong kalalabasan niya. Medyo nakaka-excite. Ah, tama. Skipper pa rin. So, yan na. Skipper na siya. Evolve na natin si skipper. Gagawin na natin siyang iisa. Tignan natin. Sana certain tayo yung mamahalin sana ng NFT ng Zendodo ang kakalabasan ng tatlong skipper na to. Kasi $150 na din yung tatlong yan eh. Kung pangit yung kakalabasan niya, malulugi tayo guys. Nag-error. Refresh natin. So, nag-error siya. Ito ulit tayo sa evolution. Click. Yung tatlo. Evolve. Prove natin yan. Ano kaya ang kakalabasan? Yun! Level 50! Grabe! Napakalupit naman nito. Anong pangalan nito? Stone. You have created Stone Season 2 Evolution 4 Power 50. So, 50 yung power niya guys. Tingnan natin kung magkano yung makukuha niya dito sa staking kapag meron tayong Power 50 na Zendodo. So, ayan na yung ano natin, power 50 natin na Zendodo. Tignan natin kung magkano ang mamamine niya dito sa staking. Ah, alam ko na. So, ang next naman na gagawin natin yung morphing naman. Try natin mag-morph. Balik tayo sa main menu. Babalikan natin yan si Stone mamaya guys. Kapag nag-earn na siya, tignan natin kung magkano yung ma-earn niya habang nagsasalita ako dito. So, punta na tayo sa morphing. Yan naman ang next na gagawin natin. Magmo-morph tayo ng Zendodo. So, yung morphing potion guys, nakabili tayo dati nung nagbenta sila ng morphing potion. So, dalawa yung pwede nating i-morph dito. It's either si Page or si Toddy. Siyempre, yung pipili natin si Page kasi mas mataas na yung level niya. Kaso nga lang, no morphs found. So, kailangan nating mag-morph ng Toddy ngayon. Kasi hindi pwedeng i-morph yung page natin. Feeling ko magiging page din to kapag minorph natin to. Ayaw niya pa rin. So anyway, update ko na lang kayo about dun sa morphing guys. Ang gagawin natin ngayon, try nating i-stake lahat tong mga Zendodo natin dito sa mining pool. So stake natin to si Valor X. Approve. Stake din natin tong si Toddy. Stake din natin si Page. Babalikan ko sila mamaya kung magkano yung kikitain nilang WAX guys kapag naka-stake silang lahat. So yung kikitain natin dito guys is Zendicoin naman. Yung kikitain natin dito. So meron na yung tatlong Zendodo ko dito, naka-stake na sila. Puntahan natin naman dun sa isa si Stone, yung pinakamalakas natin na Zendodo. Dito naman guys, yung makukuha natin dito sa pinaglagyan natin kay ano, Stone. Zendodos naman. So, mga NFTs yung makukuha natin. And, saglit lang natin nilagay si Stone dito. Makikita natin dito na 0.0587. So, makikita natin dito na time of reward nila is 31 minutes and 75 seconds. So, mamaya pa natin malalaman kung magkano yung ibibigay nila or kung ano yung ibibigay nila na Zendodo sa atin na NFT. Next naman na gagawin natin, i-check na natin yung price kung magkano si Stony, yung level 50 na Zendodo na evolved natin. So, i-check natin siya dito. Stone. Tignan natin. Uy, mataas yung ano value ni Stone. So, umabot siya ng 100 guys. Pero lugi pa rin tayo kasi nakita nyo naman yung ano nilagay ko kanina. Tatlong skipper. So, $50 ang isang skipper. And ang presyo ng isang stone is 121.49 cents. Lugi tayo dun, guys. Sana pala hindi ko na siya minorph, diba? Pero, gusto ko lang ipakita sa inyo. Kaya ako ginawa yun. So, ayan na. 121 nga yung presyo ni stone. Luging-lugi tayo. $30 yung lugi natin. Kung sakali. Dito nyo makikita guys pala kung unlimited yung minting ng mga NFTs na to. Kung makikita nyo dun sa mint nakalagay, dito sa Toddy meron na silang 6,827 na na-mint of 13,935 daw yung parang maximum nila. Pero kung makikita nyo dun sa after nung 13,935 na yon, yung max is question mark. So ibig sabihin yan, hindi nakakontract yung developer na limited ang pag-mint nila nitong NFT na to. So ibig sabihin, unlimited yan. Mas maganda guys kapag tatalpak kayo sa isang NFT, kapag mag-flip kayo sa isang NFT, kung limited lang yung NFT na yan para magmamahal siya. So kung gusto nyo ng example, pwede tayong maganap dito, itong Farming Tales. Tignan natin kung merong maximum. Yun guys, makikita nyo doon. Mint 164 of 3,000.
maximum of 5,000 lang na NFT ang pwede nilang i-mint na dryer dito sa Farming Tales. Yan ang mas maganda guys, mas nagmamahal yung mga ganyan. Lalo na kung ano, mas mababa yung maximum na pwedeng i-mint dyan sa NFT na yan. Kung sample na lang is maximum of 500 lang na ganyan na NFT, yun magmamahal yun. Mabilis lang magmahal yung mga ganun. Yun naman yung hinahanap ko pag nag-flip ako ng mga NFTs guys, yung may maximum na mint na mababa lang. Parang itong Cosmos guys, makikita natin dito maximum mint niya is 1,000 itong Satoshi na to, and ipaparaffle ko nga pala ito guys sa Sabado. Ipaparaffle na natin lahat ng mga NFTs natin. Hinihintay ko lang silang magmahal para malaki-laki naman yung matatanggap nyo kapag binigay ko sa inyo itong mga cards na to. And yun lang guys para sa Zendodo. Kapag nagustuhan nyo itong video na to, palike naman ng video na ito. And don't forget to click the notification bell. Iset nyo yun sa all para every time na mag-upload tayo ng bagong NFT game, manonotify kayo kagad. And guys, ito nga pala, meron akong bagong nakita ng NFT. Ako si Planet naman to. So gusto ko lang idagdag dito sa content na to kasi nakita ko 3 days, 11 hours, 24 minutes and 30 seconds. Magkakaroon na sila ng sale. So hindi ko muna i-review itong game na to since Zendodo nga itong content natin. So bukas or sa isang araw baka i-review ko to guys. So do your research muna about dito sa Makosi na NFT na to since hindi ko muna siya marireview. This is just to inform you na merong Makosi NFT na upcoming this coming Monday naman. So yun lang guys, maraming salamat sa mga nanood. Bye bye.